Jade, dun lang muna humarap. Knowing kasi yung Mirana manggagaling sa bottom lane, so dun lang muna siya sa going left side kasi missing, syempre, automatic na report na yan ng Alliance. Pero eto na, given na nag-rotate nga yung Mirana, gusto nilang i-punish dito si Zai. Kaso may nagro-rotate din, look at the arrow! Mukhang maganda, pero nakapagsukuchi, hindi naman na tatama yung pana na yun. Pero sobrang well played sana nun kung tumama. Ang layo pa naman ng setup ng pana dun, man. Kailan laro ng Nigma? Nung nakaraan, naglaro na po sila mga boss eh. And nanalo naman ata, pero ito ah. Yung sa niya na takedown ni Supreme, good kill yun para dito sa mid laner ng Alliance. Arcane Boots para dun sa Leshrac. Pag-take. Uy, Mikkei. Mukhang possible solo kill, and then yung pana. On point, coming from Boxy. Kanina, galing sa may left side. I mean, sorry, right side dito naman. Galing siya sa likuran mismo, sa harap na siya dumaan. And gusto niya talagang patamaan ng arrow. Ito yung isa sa mga strength ng isang Mirana sa position 4, guys. Although malayo siya sa setup ng kill, ibabato lang yung pana basta pag tumana, ay tumama, okay na. Goods na good. So, 6-3 tayo. Favoring team Liquid. So, 2,000 gold advantage para sa kanila. And hindi pa rin tapos dito si Boxy. Kakagaling niya lang sa mid lane. Gusto naman niya dito sa op. At least makapag-secure ng isang kill. Unless magmintis yung tama. I mean, yung pana. Eto na. Yung patulog. Pero inagaw. Nice play come from Grimstroke naman. Presence of mind lang. Ayaw niyang makonektahan ng pana dun si Leslaw. Pero dito, agawan ni Kay. Hindi na siya makukulitan. And nagiging ano na, nagiging sakit na or balakubak na sa ulo dito ng Alliance. Ito mga ginagawang pang pangungulit ng Mirana ni Boxy. Kailangan nila to. Kasi dapat. Aruisoy. Eka, naka-meld. Ako Aramis, meld right click yan. And eto na, si Insania to make sure na hindi na makakaalis pa itong si Aramis or makapagbitaw pa at least. Where's the pana? Mukhang nakasetup na. And look at this from downtown. From LA to Miami. And Leslaw for sure. Wala siyang magagawa. Yes, kukonekta yung stomp niya. Pero guess what? 3 range hero yung nag-aabang sa kanya dyan para right-clickin siya. And nakuha nila yung dalawang kills doon. Courtesy of Mirana na naman. Pero ito, Plasma Field PK. TP na naman dito para sa bait. Kaso lang, hindi tatama yung split earth niya doon. Sinamantala ni Supreme yung pagkakataon. Pero ito, Insania. Ito naman yung mag-rotate yung dalawang support. May pana. Hindi nga lang tatama. Masyado na daw abusado itong si Boxy. Kung tinamaan niya pa ng pana yun. Kaya lang, alam ni Azai na wala mga kasamang support itong si Nico Baby. So, given na wala pa, hindi meron na. Nag-take siya dito, Incarnation. So, buti na lang naka-reserve. Props din kay Nico Baby. Hindi muna siya naglagay ng isang skill level. Inayaan niya lang na, teka, baka pag namatay ako, lagyan ko yung reincarnation. And well played naman siya ng mga pa. So, nice attempt para dito kay Zai taking down yung first life nung Reed King. And for Reed King, Nico Baby is going for that armlet. Kailangan talaga ni Nico Baby dito maging clutch. Mga tropa, as of now, kasi hindi ganun din kaganda yung laning pace niya. It's sitting at 3,500 gold versus Templar Assassin sa top lane na ngayon. Nakakuha ng mga kills. Ganda ng lane niya mga tropa. Number 1 sa net worth, 4,300 gold. And alam naman natin, isang Templar Assassin yan. Mga boss, mabigyan lang yan ng stack. Talaga magsasnowball yung farm niyan. Kailangan nila ng sentry wards para makuha nila dito Weaver sa bottom lane. Pero mukhang tier 1 tower na yung focus dito ng Team Liquid. And para sa side naman ng Alliance, wala na silang atang magagawa. Unless magpuntahan yung mga heroes nila dito to defend. Kailangan nila protektahan yung lane ni Nico Baby. Pero eto na yung patulog. Where's the pana? Hindi na setupan ng pana yon. Spear lang sapat na. That arena of blood from Zai. Nakuha dito si Nico Baby na wala ng reincarnation. Goodbye, good night. One to position, tanggal sa equation. Sama mo na yung support. Aram, hindi tatama Inkswell. Nandun yung slow ng lightning. Come from Mikkei. And then slow burn na lang to with that spear. And Team Liquid with a run at Yudota. Meanwhile, dito naman sa middle lane. Speaking of run at Yudota, takbong magnanakaw na for Leslaw. Snatcher na, ginamit niya na rito yung stampede. May stampede naman pala siya mga boss. Hindi niya pa binigay dun sa bottom lane. Napasama pa tuloy yung mga tropa niya. Ayan, Madam Aki. Natutulog lang ako, hindi kumagalaw. Ayan, nirestart ko ng aking internet. Ayan, tignan natin kung okay ba siya. Ayan, medyo ox na, Madam. Hindi ka na nag-chappy. Ayan. Pero ako, goods ba yung
Ano na bang nangyayari dito, Kuya Jay? Saglit lang ako nangyari na. It's just 10 minutes into the game, pero ganito na agad kalaki yung kill score ng Team Liquid, ah. Yan, nangyari na ang nangyari dito, Madam Aki, dahil itong si Boxy sobrang on point sa mga rotation, connecting sa mga pana, partida, hindi pa yung tapulog setup lane pana pala, pero ito, Soulvine sa middle lane, naandun yung pressure, kaso wala silang planong mag-go, although pinap nila dun yung Eye of the Storm, ilag din itong si Supreme na i-push forward pa yung Team Liquid, ayaw niyang mapahirapan, kasi lumulobo na tumatang 12-5 with 4K advantage na 10 minuto ating game. Hindi lang to basta-basta kasi advantage para sa akin, Kuya Jay. No? Yep. TA na sobrang nakakatakot yung magiging damage nito if ever makapag-farm pa siya ng mas maaga. Ito, madam mo. Diba? Tingitan lang kita. Tingnan mo yung minimap natin na Mirana. Look at his movements pagdating ito. Charot kaya sa mainstream natin. Yung mga ano niya, parang footstep niya sa mapa all around the map. Ano? And proceed, madam. Oo. Kaya, this is a TA pa rin eh. Pero, ang maganda naman for Team Alliance, may insurance hero din sila, which is si Ray King. Pero, alam na, Ray King, kailangan pa niya ng ano eh, ng item eh. Diba? Kailangan pa niya ng like armlet kung may balak ba siyang lumaban dito. Pero, looks like wala eh, pinag-farm pa rin nila. And, kakasabi natin, hindi, ito, nabati mo yata, madam, nandun yung static link, pero hindi siya mamamatay. Ganda nung patulog dito. Kami mamamatay ata. Hindi nga sa bunutong sa gilid. Pero mamamatay ba? Yes, mamamatay. Aramis yung makakapag-take down dun sa carry dito ng Team Liquid. Kaso lang low on HP sila. Dito naman makakabawi yung Alliance. That's a 2-for-1 for now. Pero papabor sa kanila yung naganap na encuentro. Binati mo daw kasi, ma'am. She. Nabate na puwera usog siya. No? Si Matumba man, Kuya Jay. Sorry naman. Sorry naman, Godless sa Team Liquid dito, pero okay, Arena of Blood. Kaso lang, hindi makatawid etong si Supreme. Pero yung Sukuchi naman, yung pwedeng makapag-secure plus right-click. Kaso the armlet tagal, ang tagal niya pa kasing right-click din dito. Si T.O. Nandun yung Alipores, kaso makakasurvive na. Although nandun yung Urn, wala talagang chance. So Zai, TSL, papunta dun sa Pounty para at least back to full HP, back to full mana. Ayan, lag ba ako? Sabi ng mga tropa natin, lag, choppy daw ako. Baka kanina siguro yan, madam na chat. Ah, kanina na po. Okay, okay, sige. Let us know guys kung choppy pa rin para ako. Maganda. At tatry namin ayusin para hindi naman ako pampagulo lang, sabi ni Mark Gapak, di ba? Pampagulo lang daw tayo eh. Sorry naman sa'yo, idol, di ba? Para maganda daw yung viewing experience nila. Ikaw naman, na syempre alam naman yung internet natin sa Pinas, minsan tumatalong talaga yan. Buti na lang talaga nadadala ng kagandahan ni Madam Ako yung... ano, at least andiyan ka for, ano, for tao dito, advertisement. Dun sa hali. Ayan, okay naman na daw sabi ni Derek, ano. Pero, at least, Tayan Sito, they're doing something na para makabounce back sila kahit na ang laki na nung, ano, ang laki na nung kill deficit, eh, diba? It's 5 and 12 kanina. Pero, sila unti-unti, kalahati nilang kailangan nilang habulin dito in terms of kills. And, teka lang. Hey, Inkswell. Tama ba yung Inkswell? Mapapatulog siya dito ni Insania. Weaver ngayon. Fully committed. Wala na plano Alliance. Yup, tulungan siya. So, Zai will mali take ang, that ano, kill. Mali ang napasuka. Ni Chotomate Kudasai. Chotomate mo yung pangalan. Hindi ko makabasa eh. Si T.O. na nga lang ako eh. Para at least, oo, parang Chotomate. Ano Chotomate. Chotomate. Aray ko pa natin. Ayun oh, nandun yung last mobile though, pero grabe siya. Grabe din si Zai mag-armlet. Tagil, inabot pa sa kaduluduluan, pero nakalusot. Bigla dun si Supreme, and siya ngayon mapapahirapan. Nandun yung static leg, pero nice patulog. Time from Insania, and then the pin script toward the Razor. Nasa bunutan. Nakama yung Fire Blast, mapapahirapan nila ngayon yung Bane, pero ganda no, naligtas niya pa. Yung Mars, kaso lang, si Boxy, delay of detection, meron. So, mamamatay kahit na naka-Moonlight Shadow, na-punish naman this time around yung side ng Team Liquid pagdating sa kanilang mga support. Kaso, magiging 2-for-2, time-lapse! Mickey, kailangan mag-ingat, kukonnect yung Red Fire Blast, where's the backup? May iwan dito si Mickey, ipo-force out niya rito yung BKB, tama ba ako? If I'm not mistaken, that's only a Defiance. Medyo malabo lang sa akin, kaso makakasurvive naman siya, buti na lang. Yun na nga, buti na lang naman, talaga. So, gusto ko itong nangyayari na to para sana sa Alliance din, di ba? I pointed out kanina na this is still na kayang lumaban
once them din as well. And kaya ako rin napo-point out yung kills kasi hindi yung mga hindi farmers eh. Yung gold nila ma-accumulate nila dito in terms of hero kills. So it is important sa Team Alliance sa lumaban ng lumaban dito. Pero ang threat nito is habang tinatry na yung lumaban at hindi nila nagagawa ng paraan tong TA. Eh ganun din mangyayari, 'di ba? Tataba yung baman. True. And pagdating sa farming mechanism kasi Red King and Templar Assassin, I'll go for Templar any day of the week. Ngayon 2k na yung advantage niya kontra dito sa Red King, and mamaya-maya lolobo pa to, nalolobo. Now Aramis is in a lot of trouble. Kakancel niya na lang yung TP niya. So lakad matatag siya later pag nag-respawn siya. So nice find yun para sa side ng Team Liquid. Kaso lang hinahanap nila dito yung Weaver. Ito na yung detection din drop. Mm-hmm. At least needs to connect his split earth. Tatama naman yan kasi mapagsukuchi into safety and there's no detection na pagdating doon. So wala na magagawa dito Miki unless mag-cancel din ng TP. So yung courier na lamang ano ni CTO dito. Chotong mate. Ay ano? Basta yun. Chotong mate CTO kudasai. Kudasai. Basta si CTO. Kung may CTM yes. sa C. Pilipinas, may CTO dito. Alam ko si ano ata yan, si Toma something? Ano ayan. Yata meaning yan, madam? Credits to the owner. Tama ba ako? Si TTO pala. si Tito Badang pala, si Tito Badang. Si Tito Badang. Ayan. So ito ha, madam ha, Blade Dagger na for Templar Assassin. So expect natin na itong na Liquid mamaya-maya. Oo, oh, go-go pa siya ng go-go. Meaning, kasi kapag nakita mo yung Templar Assassin na nag-Blink Dagger, alam mo na magiging aggressive type na Templar to. Unlike dun sa mga type ng carry, like sa Ihom kanina, like Deso, Dragon Lance, yung mga inner item. Mm-hmm. Pang-secure talaga. Pang-secure lang. At least, eto, lalaban to for sure. A Blink Dagger si Mato eh. Tignan natin dito, 5-man smoke from Team Liquid na sila patungo. They can go for Roshan, honestly. Pero kasi itong Team Alliance ay mukhang naka-ready eh. Siguro after yung mga kumunang tipon sila kumuha ng Roshan. Ayun na nga! Ayayay! Slow split or first life pero yun lang blink in. Come from Leslaw, ito na yung Arena of Blood. No chance for Nico Baby to survive. Makukulong pa siya dyan. May solving tinitawan dun sa low ground pero walang follow-up damage. Yung center to delay. Is Red King pero Plasma Pill split earth at tama nandoy static flick si matumba man yung target para nang sa ganun wala siya ma-damage pero look at that Insomnia pin strip sa punot sa mukha and now tatlo silang mamamatay 1-2 na naman plus isang support yung matitake down in Liquid pwede na mag-rush dito madam at yun na nga big fish pa yung nakuha nila dito kuya Jay so sobrang sulit nito for Team Liquid. And eto na, yung privilege ng isang Templar Assassin. Eto yung ating replay, guys. Naispatan kasi nila agad Nico Baby. Tamama yung Soulbind dun sa low ground. Eto yung dagger in ni Lesla. Well played yun. Nag-buy time at least para mapag-armlet tackle. Kaso, ang sakit ng God's Rebuke. And then, pagbuhay. Wala, ano? Hindi talaga kaya. Nails lang muna. Eto, ganda. Look at this. Supreme with that static link towards Batumbaman para walang damage. Kaso, Insomnia, playing patiently lang. Nag-antay lang pagkakataon para sa Prince Grip. Pwede niya nang gamitin actually dun sa Red King pero ni-reserve niya lang. Kasi alam niya na nakulong na sa Arena of Blood. And syempre, that replay brought us by Predator. Okay. Tignan natin dito ha. Itong Weaver aiming for an Aghanim's. And ito siguro yung magiging isa sa mga key items ng Alliance. Kasi kita mo naman kanina yung burst damage ng Liquid is there. Diba? May meron sila dito yung God's Rebuke. May click si TA na it's still burst eh. So with this Aghanim's ni Chotomate, feeling ko magiging big item to for Alliance eh. Kailangan ng Alliance at least ng Icebreaker dito. Pero paano? Meron silang at least 4 minutes. Kulang 4 minutes for Mati to work with para sa kanyang Aegis of the Immortal. Up na Desolator Dragon Lance with Blink Dagger. So ngayon, kukulit lang. Maganda itong ginagawa ni Chotomaseko Dasai. Kaso maispatan siya dito ni Zai. Aware siya dyan mga tropa. Pero do they have detection? Arena of Blood. Nag-timelapse pa siya. Buhay na sana after Sukuchi takbo. Kaso wala siyang magagawa. Nandun na yung Earn. Nandun na yung Tons of Right Click. And hindi mapigil ang Unstoppable Streak para kay paring Zai.
Okay, 21k. Palaki lang palaki yung gold lead ng Team Liquid dito, Kuya JN. Makikita mo naman na dancing na. Diba? Nagpo-forward na sila dito. They're aiming na sa mga tier 2 towers ng Team Alliance. And para sa akin na, for Team Liquid, dapat matapos na nila tong game na to around 30 minutes eh. Kasi if ever man lumagpas ng mga around 30 minutes, I think magkakaroon na ng agad si Weaver, magkakaroon na ng BKB yung Razor, magkakaroon na ng items yung rate. Feeling ko yun yung ano eh, yung pwede maging bawi dito ng Alliance. Winning condition, kumbaga, no? Pero ka-ulti mo kasi Mirana dito eh, para sa side ng Alliance. Mayaman. So, tier 2 tower, kiklear out nila dito. Kailangan dumepensa ng Alliance. Hindi pwedeng laging makapag-take ng objective dito, Team Liquid. Pero pang sagot kasi is yung Aegis lang. And as of now, umato lang talaga yung Roma right click dito sa tier 2 tower with the help of that catapult. Ito na yung split. Erdoy! Nice dodge! Grabe naman yung adrenaline rush spider sense doon, mga kaibigan. Pero nahuli nila yung Weaver. Wala nang chance para mapag-timelapse. BKB will be used para dito kay Zai. Kakainin siya dito sa static lane. Pero where's the Arena of Blood? Wala pa naman. Hindi pa nagkukuldan. Mamamatay doon si Supreme. Nako, nasa delikado Alliance dito. May Yule Scepter set up with a splitter plus arrow. Plus the Starfall. Tapos sa pungkulan ng mga bituin. Sinawang sang Yupsal. Pinutrip siya doon. Minukbang siya doon. And double kill para kay Matu. Tatlong hero mamamatay. Sila initiate. Sila yung namatay. Hinukay nila yung sarili nilang mga kabaong. Matangang gulo na. Ayan, nandito sa mga tropa natin sa YouTube, Kuya Jay. May nag-share na sa atin na Shitumanen ang pronunciation niyan. Okay, but random things. Kasi hindi naman tayo kay random Russian. Things ng Netflix. Oy! Tama ba? Random things pa ng Netflix yan. Pero yun lang, nabutas. Pero arrow set up. Naku, tinamaan pa. Nadunch niya pa yun, ha? Magarapon. Nadunch pa ni Mikiti. Pero patawarin. Tignan natin. Nandun yung plasma field. Low on HP dito yung Team Liquid. Pwede lang mapunish to. Tatama yung God's Review with a Spear. Kaso lang the armlet tackle coming from Zai is on point. Pero eventually, mamamatay siya. Yung kakabuhay nga lang na Razor yung magiging trade. Buhay pa rin dun si Matu, yung Aegis of the Immortal secure, pero feeling ko magiging regen rune na lang to in 50 seconds, kailangan nila mag-farm. So nakapag-takedown sila ng at least double objective plus isang panalong team fight, Team Liquid, abante with 12k dito, Ma'am Shaq. Medyo concerning na yung nangyayari dito, Kuya Jay, sa ano ha, sa Alliance. Pero the thing naman is, I think kaya naman nila dito yung ano, yung high ground defense. Though, ang mahirap lang talaga, guys, pa rin to eh. Diba? Yeah. Sa medyo malayo, kahit kurut-kurutin niya lang yung tower, slowly but surely, alam lahat na na eh, na makakapag-barracks na anytime ang Team Liquid. Pero ito yung magandang ano ha, ang ganda na itong team fight na to, nabuhay pa dito si Mikay. Diba? Yep. Nakapag-use pa siya ng sarili niya, nagdudugo na yung buhay niya dito. At yun, nasave niya pa yung more casualty para sa ano, yep, sa Liquid. Eh, tinamaan pala ng pana doon yung Razor, sabay Starfall. Kinain siya doon ni paring boxing. So eto na yung 4-man smoke, samahan mo pa ng Moonlight Shadow. Advantage to sa mga naka-invinahiro. Pag na-break yung smoke, automatic may kalaban. Pero Aramis, siguro para sa Alliance, positive na to, given na support lang after that shadow play. I mean, moonlight shadow play para sa side dito ng Team Liquid. So, hindi core hero yung mapipitas and information granted para sa side ng Alliance. They know walang tao dito sa may right side ng jungle nila mismo. Pero okay, level 16 dito itong si Nico Baby. Medyo mababa pa rin talaga yung ano nila, yung mga levels nila, Kuya Jay. So, medyo marami-rami pa talagang bigas ang kakainin ng Team Liquid. Ayaw talaga silang tigilan ng Team Liquid. Tatama na may arrow, pero hindi. Nandun yung Black King Bar dito ni Supreme. Ba't nilalabas mo yung BKB mo, sabi ni Matu. Pero buti na lang din, at least, lagi sila nakapatay doon. Kuya naman, bakit nilalabas mo yung BKB mo? Bakit nilalabas mo yung BKB mo? Pasko naman daw. Pasko naman. So, ano, understandable. Pasko naman eh. Oo. Limang boy yun. Ayan. Limang boy yun, no? Grabe sila dito. Anong daming conversation dito sa ano natin, sa eto, YouTube Madam natin. Eto, Madam Aki, BBB, magagamit yan. Matumba. Man, ako yung Psyblade.
Nasa psych sila dito ng Baktay team. Baktay ka din ha. Pwede Daniel Bryan. Pwede si Samgyupsal pa. Si Grimstroke. Masa Samgyupsal pa. Pero Bible will be committed. Meron pa siya ditong Solvine. Pero look at this. Liko baby na doon yung issue. Pero may plano kaya siya tumalun. Wala. Out agad yung Team Liquid. Look at the respect. Although, that's only Grimstroke, Madam Aki. Inano pa rin nila. Out tayo. Bahala kayo dyan, Alliance. Baka makabadong pa. Or makachamba sa Team 5. Yes. Ayan nga, natutuwa ako dahil meron silang mga ano dito eh, mga discussion dito. Parang pa-disband na daw ang lineup ng Alliance. Baka mag-change roster na to sila pag-abot ng Division 2. I think most likely, ganun. Dahil lang saklap talaga ng performance nila dito sa ano eh. Ay! Sean? Disconnection notice ba yun? Parang sila ang kansi ng Europe ngayon, Madam Aki, sa mga top dogs before. And then kulelat na bigla ngayon. Bain mamamatay, courtesy of Nico Baby. So, panakanak ang kill na lang. Ma'am Sheax, yung nakukuha dito ng Alliance, anong pinakamagandang remedyo? If you're going to shot call itong Alliance, ano sa palagay mo yung pinakamainam na discarte pero yun lang, spear pa na, no chance. Nico, nandun Solvine, pwede pa makamit tago na lang. Pero may incarnation. Second life incoming, pero may incarnation. Nag-blink out siya palabas muna ng Arena of Blood. Kaso lang, Nikkei ngayon is in trouble, pero hindi, I got this. Don't worry, fam. I have that mana. Double kill for Mato. Clinging to the monster kill for Alliance. And then split Earth up in the setup ng Yul. Give me a triple, baby. Para kay Mato. And this is, ano na, kumbaga, massacre. Ma'am Sheax. Massacre in no particular order. Sa Alliance to. Kasi, wala, Razor, pag-out-level yan at walang item, sobrang hindi mo talaga mararamdaman yan pagdating hindi pa rin. Pero grabe naman si Matumba Mon. Kulit kayo, 3 hits! 12-1 with 8 assists. 3 hits, tatlong 3 hits lang, Ma'am Sheax. And now, pwede na nilang i-take down itong lane set of Rocks sa bottom lane, for sure. Patay-apat naman laro ng Alliance. Mabuhay naman na yung tatlo, kaso lang, what can they do? Ano ang gagawin nila dito? Okay. Just a set of barracks lang naman daw, sabi ng Team Liquid dito. Pero di ba, slowly but surely, nakakaalago na talaga nila. At unti-unti na nilang nakukuha ang control dito sa game na to. So, tingnan natin, 18K. This is not small, no, na gold lead and second Roshan pa nga. Ito na siguro yung iintay nilang pang seal out ng laban. Once na may Roshan sila, pwede na eh. Yup. Pang tapos, ika nga, at least para sure na sure, pag nag-upload ng high ground dito yung Team Liquid, they have Aegis of the Immortal, plus yung goodies na namabibigay dito ng Aghanim's Shard. So, if you're Alliance, siguro, they need to contest this, it's now or never. Kung ibibigay lang nila to for free Team Liquid, lalo silang mahirapan, kaso yun na nga. Mabilis kasi makapag-take ng Roshan itong Team Liquid. Aegis na naman nahawakan dito ni Matu. Pahirap pa na nga sa first life eh. What more sa dalawang buhay? And yung nag-split push na Weaver. Abutan niyan. Ipipin script pa ba? Patulog setup lang daw. Aantayin si Boxy. Pero doon yung timelapse. Kaso saan ka pupunta? Preso nga walang laya. Ikaw ba kaya? Don't drop the soap, Weaver. Kung ako sa'yo, nahuli siya doon. Walang piyansa, Madam Axe. Walang piyansa. Indeed. And with this Roshan ng Team Liquid, ito na nga iniintay natin, pwede na silang gumo. Pero at least ha, may lakas pa rin talaga ng loob ang Alliance dito na lumabas. Diba sabi nga ni Kinto, bawal lumabas! Oh baby, gusto, Sabi nga ni Kinto yan, kaso yung Rit King, hindi na to magiging King. Beggar na to. Rit Beggar, mga tropa. Aabutin siya dyan, for sure. Kaso wala na, hindi na nga siya tinulungan ng Alliance. BKBTP out! No! That physical damage is too much for Nico Baby to handle, and Isanya is just smiling dito. Former Alliance player, syempre, ng itong player ng Team Liquid na si Isanya, di ba? The misclick lord ng TI9. That is what you sound like. Tutuloy na ang ligaya dito. Unti-unti nang kumukurot ang Team Liquid dito. And kita mo naman, wala din talaga magawa Team Alliance dito. Ano? Tamang watch mode lang sila. Grabe naman, pag na-pins grip pa yun, ewan ko na lang, Split Earth, Pana, plus yung Spear, agoy. Galit na galit eh, no? Agoy talaga. Agoy na lang ang masasabi natin dito, guys. Pero yung top lane, may tier 2 tower pa. Mukhang rerektahin na yata ito ng Team Liquid. 13 minutes into the game, diba? Rekta-rekta na yata ang gagawin nila. And
tama rin naman yung ano, yung sinabi ko kanina, nasa timeline pa rin naman tayo na I pointed out na around 30 minutes Team Liquid needs to end this game. Talaga, it's still Razor, Weaver, and the Ray King na ang tasa naman back, na last for Rock para sa Razor. Din. Where's the setup? Soulbind. Ito na yata for Alliance. Pero yung Scepter lang. Arena of Blood. Caught 2 dito. Pero BKB lalabas ng si Supreme Dawn. Meron siyang Gate Pass. Quarantine Pass. Nag-vaccine daw siya. Pero natamaan pa rin ng virus. Ewan ko kung para saan yung vaccine. Bakit may nagpa-positive pa rin? Kaso lang mapapatay nila. That's a dieback Razor. Pero Tier 4 Tower. Ito natatapusin na ng Team Liquid. The throne will be exposed. And from the start, up to the very end, Team Liquid, sobrang wala aggressive nila. Hindi nila tinigilan, hindi nila tinantanan yung Alliance. Ginugulpi nila, binabalagbag nila, winawalang yan nila ngayon. And Dinko Baby will fall as well. Time lock para dito sa Weaver, papasukin pa sa PC. Pero GG has been first blood sa series natin. Alliance, ngaw-ngaw pa rin kontra dito sa Team Liquid. And ano mo sabi sa performance? That's a 40-12 stomp, Mamshi Aki. Stomp indeed para sa Team Liquid. Well, I think hindi na ako magiging plastic dito, Kuya Jaya. This is what I'm expecting talaga. Team Liquid, the top notch ng DPC, Team Alliance nasa baba. So, alam mo yun, ma-expect natin na ganito talaga yung mangyayari eh. Pero at least, Team Alliance dito, kahit pa paano, they're still trying, di ba? Nilaro pa rin nila itong game na to, kahit wala nang bearing sa kanila, kahit may eliminate na talaga sila. And kudos to the team pa rin. It's just that Team Liquid is just a better team. Ngayon, nasa top 1 sila. Sino nila yung Division 1 next tour, di ba? Same with the Team Tickles dito. Ayun na nga, pero overall talaga wala akong masabi dito sa ano, sa performance ng Team Liquid. Very perfect, no? Na perfect nila yung galawan na kung paano nila lalaroin yung ano nila, yung lineup nila. Kailangan maging mabilis, kailangan laban ng laban. They made space for the TA. And yun na ang napanood natin, guys. Team Liquid versus Alliance. Game number 1 pa lang naman yon. And this is a best of 3 series. Once again, this is a DPC Western Europe Tier 1 Division 1. So, meron pa tayong game 2, guys. Kami pa rin ni Kuya Jay ang inyong mga kasama. Sana hindi lag. Ayan. Namaya. Pero ito, matama, para sa side ng Alliance, kailangan kargado sa immune system dapat. So, have the energy talaga and focus to be legendary. Level up with Enervon Active today. It has all the essential ingredients, including vitamin C, D, zinc, and more. So, more than immunity, you can get energy and mental focus from your favorite vitamin, Madam Aki. Siyempre, hashtag Enervon Active. Yes, ayan na nga. So, kayo din, guys, minom na kayo ng Enervon Active and if you will up for your day. So, eto muna, magbe-break muna kami ni Kuya Jay just to get ready para sa game 2 ng Liquid versus Alliance. We will be back after a short break. Huwag kayong aalis, mga tropa. At see you later. Yes, sir.